Nagulantang sina Secretary Abalos at Pangulong Kuting Jr. sa isang isiliwalat ni Attorney Ferdinand Tapasio ukol sa isyong kinakasanggutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Attorney Tapasio, ang mga katiwalian umanong nagaganap na direktang nakakaapekto sa administrasyon ni Kuting na kinakailangan agad matukunan upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinarap. Ang payag nito ay nagdulot ng matinding diskusyon sa loob ng palasyo. Sa kabilang banda, pinaburan naman ni Senator Francis Chis Escudero si Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Kuting Jr. sa issue. Ayon kay Escudero, may mga hakbang si VP Sara na mas makakabuti para sa bansa kumpara sa naging desisyon ni Kuting. Ang payag na ito ni Escudero ay nagdulot ng pagkabahabahagi sa ilang sektor ng gobyerno at naging sanhi ng pag-init ng politika sa Senado at sa Kongreso. Sa ngayon, patuloy na nagiging mainit ang talakayan tungkol sa mga isyong ito at inaasahan na magkakaroon ng mga karagdagang bahayag mula sa magkakaibang panig sa mga susunod na araw. Subaybayan ang mga susunod na kaganapan at maging alerto sa mga pagbabagong posibleng mangyari sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado yung mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Nahunog yung laruan ng aso namin eh, kaya maingay. Okay, kumbawa, sila si Saito. Magandang gabi po sa inyo. Happy Wednesday po. Live na naman tayo, guys. Ito po. Ang dami talagang mga pasabog, no? Mga issue. Araw-araw sa ating bayan, walang katapusan. Ibasura na yan. Ha? Ibasura na yan si virus. Ibasura na yung si virus. Oo, sa susunod siya na ang ibabasura natin. Sige. Ay, hindi naman nanalo yan. Ayan po mga kaibigan, no? Ano ba tong ito po si Attorney Tapasio, mga kaibigan, sa wakas nagsalita na po, guys. Patungkol po ito sa nangyaring hearing. Grabe naman pala itong si Abalos Los, ha? Talagang siya po ay nagsisinungaling daw. Nako, di umano, ha? Di umano, sabi ko. Nagsisinungaling, mga kaibigan, di umano. Dahil po, mga kaibigan, sa hearing po, sinabi po ni Abalos Los, mga kaibigan, na hindi pa daw niya natanggap, ha? Hindi pa daw niya natanggap ang bounty reward na nagkakahalaga po ng 10 million piso. Hello, Chrissy Brooks, your foodie. Why are they suing Sara for plagiarism? Oo nga, meron na naman ako narinig na ganyan, Chrissy Brooks. Talagang, ang dami talaga nilang, ang dami nilang pautot. Nabasa ko rin yan, plagiarism. Pero hindi eh, hindi naman plagiarism yan. Ang dami talaga, lahat na lang yata, ibabato nila kay BP Sara. Pati libro, pinakialaman. Talaga naman ito mga to, wala ba kayong ibang maiba to? Wala ba kayong ibang para masira? Alam niyo kung gusto niyo sirain mga Duterte, gumawa kayo ng eksena na maganda. Huwag naman yung masyado naman kayong mga para kay mga bata. Pati libro. Ha? It's a children's book. Libro ng mga bata, pinakialaman pa. Minsan parang ayaw kong itopic. Napakababaw eh, parang akala mo parang mga no? Ewan ko lang kung ano pong klaseng utak meron itong si virus na to. Bakit ang hilig-hilig niyang manira kahit yung pinakamababaw na pinakamababaw na po, mga kaibigan, na hindi naman po kapuna-puna dahil libro naman yan. I mean, ano naman yan? Children's book? Libro niyan, pang batang libro yan? Bakit kailangan mo pang pakialaman? Tapos ngayon, mayroon pang gusto magkaso. Plagiarism daw. Ay, nako. Diyos ko, marimar. Wala na talaga kayong magawa, no? But anyway, mga kaibigan,
Alam naman natin guys, si BP Sara hindi naman po magpapatalo yan, no? Hindi naman po magkapatinag yan. Dahil ang ginagawa na po, ang ginagawa naman po ng ating mahal na Vice President guys ay para po sa bayan. Alam nyo, ginawa po yung libro para sa mga bata. Hindi nga, libre nga yan eh. Diba? Libre nga sa mga school. Sinadya yan para sa mga bata. Pero guys, bakit po nang gagalaiti masyado dito si Hontivirus? Sobrang galit na galit sa libro. Wala ba siyang libro? Hoy virus, gumawa ka ng sarili mong ano, libro. Ang title ay Inggiterang Virus. Di ba? Gumawa ka ng sarili, alam mo, gumawa ka ng sarili mong libro. Oh, i-title mo Inggiterang Virus. Ayan, maraming bibili niyan. Ha, maraming magbabasa niyan. Ha? O kaya lagay mo National Marites. Sabi na Lalin Garcia, oh. National Marites. They must have done it before. Hindi naman binibenta yun. It's free for kids. Yes, libre po sa bata yan. Hindi naman binibenta yan. Pero pagdating po, alam mo, sa totoo lang guys, yung virus, si virus na yan. Meron yung kaso sa PhilHealth eh. Sa totoo lang. Meron po siyang kaso sa PhilHealth. Pero bakit ayaw niya pag-usapan yun? Bakit ang gusto niya pag-usapan at gusto niyang kalkalin yung libro? Na nahimik yung libro? Wala namang pakialam yung, wala namang ano yung libro na yon sa kanya? Inggitera talaga yun. Pero ala, sabi daw nila mga kaibigan, nakakamatay daw ang inggit. Sabi, no? Diba? Sabi nila, nakakamatay daw ang inggit eh. Sona, 20M, books. Kaya nga eh, yung Sona po na 20 million ng pagkain, hindi nila, wala po nakialam guys. Ni ano nga eh, mainstream media, hindi sila nakialam. 20 million na pagkain po sa Sona, wala silang pakialam. Tapos sa libro na nakakatulong po sa mga bata, pinapakialaman nila. Sus, anong klase kayong mga mambabatas? Dapat nga siguro talaga hindi na kayo manalo eh. Diba? Tama ba? Sabi po ni Nilo Duca, oh, 20 million Sona. Wala silang pake. Hinayaan lang nila. Hindi nga siguro nila binatikos yun eh. Binatikos ba nila yung 20 million? Hindi, di ba? Sino bang bumatikos? Tayo lang bumatikos ng 20 million na Sona na yan. At pinagsabihan pa tayo na ano? Sinabihan pa tayo mga inggitero daw tayo. Katayo pang inggitero, ha? Dahil pinuna natin at kinitrisize natin yung 20 million na Sona na yan. Sinabihan pa tayo ng mga inggitero. Jesus Maria Joseph. Tapos itong sa libro, pupunahin mo 10 million? Eh libre naman yan. Ginamit ang 10 million para mo, syempre, para mapublish yung libro. Para lahat ng mga bata sa buong Pilipinas ay magkaroon po ng libro na ganyan. Kasi kailangan yan guys eh. Reading material yan. I mean, ano yan eh, part yan sa reading material, no? Pati yung nabanggang barko, wala na rin. Yan ang masaklap sa mga sa administrasyong Marcos, eh, no? Yung mga issue po na talagang mabibigat, hindi nila kayang pag-usapan eh, no? Sa totoo lang guys. Pero tayo pinag-uusapan natin yung mabibigat na issue ni Marcos eh. Pero sila ang pinag-uusapan nila, hindi nila kayang pag-usapan yung mabibigat na issue na talagang sa administrasyon eh. Kumbaga, tamang-tama, no? Pinapatamaan talaga ang administrasyon. Hindi nila kayang pag-usapan yun eh. Like for example, yung flood control, ha? Hindi naman nila pinag-uusapan yan. Oh, ito nga, yung 10 million nga na Sona, hindi nila 20 million pala, hindi nila pinag-uusapan yan. Pero dito sa libro guys, lahat yata, ano, no? Pinag-uusapan yung libro. Pagdating sa libro, pinag-uusapan, children's book yan eh. Nakatawa talaga ako sa kanila. Ay, batiin muna natin yung mga ano natin, yung mga suki natin dyan, mga OFW, ang ating mga bagong bayani nasa abroad, no? Kumusta na po kayo dyan? Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Sana po nasa mabuting kondisyon.
At syempre, more blessings po sa ating mga kababayan sa abroad, ang ating mga suki pala, no? At syempre, ating mga suki, mga subscribers, members, at lahat. Lahat ng sumusuporta po sa channel namin. Maraming salamat po. Mag-comment lang kayo na mag-comment, ha? Mamaya, ha? Para mabasa po natin, guys, ha? At syempre, mga kaibigan, huwag nyo rin kalimutan magtanong. O, mas maganda yung magtanong kayo para ano tayo. Per 50 per book lang, overpriced na raw. Grabe. O, sabi ni Ronald Talapia, no, 50 peso per book, overpriced na daw. Overpriced na daw yung 50, ano? Diyos ko po. Ang sabi daw ni Virus, mga kaibigan, ang 50 pesos per book daw, overpriced na daw yun. Ano? Paano naging overpriced ang 50 pesos? Diyos ko naman. Ano bang gusto mo sa libro? 20 pesos lang? Ha? Anong gusto mo sa libro? Ipapibigay sa mga bata, 20 pesos? 10 piso na libro? Jesus Maria Joseph, anong klaseng libro yan? Sa palibasa kasi, pati yung mga pagkain, ginagawa nyo lang 64 pesos. Kaya, pati siguro libro, gusto nyong gawing 20 pesos lang yung libro? Jesus Maria Joseph naman kayo. Saan galing kay mga planeta? O, ito po mga kaibigan, ha, may papakita lang ako sa inyo. Ha, may papasilip lang pa ako sa inyo mga kaibigan. No? Ito po, asa na ba yun? Wait lang guys ha. Ito po, oh, ayan o. Oh. Ay, virus yun ha. Ayan po, nakita nyo guys. Paki-check po sa inyong ano, mga kaibigan. Paki-check po sa inyong screen. Ayan o, oh, si VP Sara po guys o. Oh. Oh. Ayan po ang pinag-aawayan. Yan po, dyan po sila nagagalit. Dito po nanggagalaiti si virus mga kaibigan sa larawan na to. Dahil ito po mga kaibigan, andun po sa libro. At sinagot na po ni BP Sara yan. Di ba? Kaya po galit na galit si virus dahil meron daw picture si BP Sara sa libro. Eh ganun naman talaga ang libro. May picture naman talaga yan. Kung sino po yung minsan nga ang nasa picture yung author eh no. 'Di ba nakalagay naman talaga yan? Kung ikaw ang author nakalagay ka talaga sa libro. Andun yung picture mo. Kahit maghanap kayo ng mga libro yan, may mga author, may mga picture talaga ng author yan. Ganun talaga yan. 'Di ba? Wala pong libro na walang author. Oh, kaya pala itong si Virus guys. Galit na galit siya. Sa libro, sobrang galit niya po mga kaibigan, gusto niya po gusto niyang tanggalin ang libro guys or gusto niyang baguhin ang libro. Biro niyo, gusto niyang baguhin? Ha? Gusto niyang i-realign ang budget ng libro. Ano ba ibig sabihin ng realign? Gusto niya yung budget daw ng libro mapupunta sa ibang ahensya. So, sa ato pa, hindi na niya lalagyan ng budget or hindi na niya nagbibigyan ng budget ang libro. Dahil po sa inggit niya, guys. Dahil andun daw yung picture ni BP Sara sa libro. Kaya nga, alam mo, virus, gumawa ka rin ng libro. Oo. Ilagay mo, gusto mo bawat page andun yung picture mo para hindi ka na mainggit. Tapos lagyan mo rin ng ano, lagyan mo ng RIP. Lagyan mo Ingiterang ano RIP Ingitera Marites. O nga insecure eh. 'Di ba Rostano? O insecure eh. Alam mo sa totoo lang guys, masyado po siyang insecure. Lahat na lang ng gagawin ni BP Sara, may puna siya. Meron ka agad siyang sinasabi. Eh samantalang yung iba namang mga senador, eh wala namang say. In fact, ako po ay nagpapasalamat po kay Senator Chis Escudero dahil sinuportahan niya po si BP Sara at yung iba pang mga senador. Sinuportahan po nila si BP Sara. Si Virus lang po ang hindi po sumuporta guys, siya lang bukod tangi. Grabe talaga itong virus na to. Ewan ko ha, saan galing planeta to? Ayan o, ayan o. Basahin niyo po sa screen niyo. Gusto niyang realign ang libro. Pagkatapos niyang basahin mga kaibigan,
At pinuri pa niya, ha? Nung una, pinuri pa niya, ha? Pagkatapos niyang pinuri yung libro, bigla niyang binawi yung puri niya. Gusto daw niyang i-rely ng budget ng libro. Children's book. Diyos ko naman, Maria Joseph. Ay, nako. So, ito po, guys, no, silipin lang po natin. Silipin lang po natin yung libro, guys, ha? Kunwari, mga bata tayo. Okay? Kunwari po, babalik tayo sa ating kabataan o sa ating childhood, ano. Balikan po natin yung childhood, childhood days. Kunwari, mga kinder tayo, guys, ha? Oh. Si Fudinat po ay magkikwento po sa ating mga children. Palakpakan! Okay? Okay, kids? Mag-uumpisa na po ang ating story ngayong gabi para po ang ating mga children ay makatulog. Okay, ito po ang ating libro. Ayan. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. Para sa lahat ng batang Pilipino. Oh, November 2023 pala yung na-publish, no? Oh, ang title po ng libro ay Isang Kaibigan, Kwento ni Inday Sara Duterte. Ayan, oh. Ang ganda naman ng ano, ang ganda naman ng title, oh. Isang Kaibigan, oh. Inilarawan ni na Janina Sembilo at Joseph Caligner. Ayan po, oh. Ang ganda naman, children. Palakpakan po natin yung libro po ng ating mahal na Vice President. Palakpakan naman natin, guys. Ang ganda po. Palakpakan mga children! Isang kaibigan, hindi po traitor, ha? Kaibigan po. O, ayan. O, mga children, ano ba ibig sabihin ng kaibigan? Ha, mga children? Ang kaibigan po ay totoong kaibigan, ha? Hindi po traitor, ha? Hindi po plastic, ha? Hindi plastic. Oh, ito po ang ating libro. Basahin na po natin, guys, ha. Makinig po mga children, huwag pong makulit, ha. Ready na po kayo? Ready na ba? Press 1 po kung ready na ba kayo makinig sa ating story for tonight. Paki-press 1 po kung ready na ba lahat ng mga children. Children, are you ready? Press 1. Eh, wala naman nag-press 1, parang walang bata. Parang ayaw niyong tawaging children, ha? Ayaw niyong mag-press 1. Oy, mga children, mag-press 1 naman kayo kung ready na ba kayo makinig sa ating story of tonight. Story for tonight. Ayan, si Vivian Pontanilla. Hello, Vivian Pontanilla. Ayan. Meron nag-press 1 nga. Ayan, mga bata. Mga bata pa nga kayo. Ayan. Yes, children, ready na? Ready na yung mga children natin. Ito na, basahin na po natin, guys. Ito po, basahin po natin. Ayan. Okay. Lakihan po natin, guys, para mabasa po ng lahat. Ang ganda naman ng illustration niya, oh. Ang ganda pala ng libro, no? Oo, bedtime story po tayo ngayon, ha? Ito po, basahin na po natin. Ako po si Lolo Fudinet. Hindi po ako si Lolo Basyang, ha? Ako po si Lolo Fudinet. Okay? Basahin na natin, guys. Napaluha si Kwago. Ayan, napaluha daw si Kwago. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Pasasalamat daw, no? Lore. Tawag kasi niya, guys, Lore. Aniya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. Ayan, oh. Ang ganda naman. Ang ganda ng kanyang opening, guys, no? Para po talaga sa totoong kaibigan, no? Kaibigan, tunay na kaibigan. Oh, ito po. Next po. Next page. Okay, basahin natin. Asan na ba 'yun? Nawala yata. Oh. Wait lang, guys, ha, kasi nawala yung next page natin. Ano ba yan? Bakit nawala? Ito, lakihan po natin, guys, ha. Ayan, o, lakihan natin. Ayan. Para mabasa ng lahat. Ngunit, dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad
at lahat ng mayroon si Quago, walang natira kundi ang kalungkutan at kagutuman. At tila ba ang mga kaibigang minsan ay kasama sa saya ay naglaho na parang bula. Sa kanyang pag-iisa, nabagbag ang kanyang damdamin sa kanyang sinapit. Ayan, kawawa naman si Quago, oh. Mag-isa na lang, guys, oh. Oh. Ayan po, oh, si Quago, mga kaibigan. Kita nyo, guys, si Quago. Oh, next. Ito po. Lakihan natin. Oh. Isang araw, habang siya'y nagmumukmuk sa ilalim ng kalbong puno, isang pamilyar na anino ang lumapit. Oh, may isang pamilyar na anino daw na lumapit. Si Loro! Yes, si Loro dumating! Yes! Na may mga pakpak na kumikinang sa patak ng ulan ay dumapo sa tabi ni Quago. Ayan po, dumating po si Loro, mga kaibigan. Oh. Basahin natin. Next. Ayan po, lakihan natin. Oh, natuwa na po si Quago, mga kaibigan. Quago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro, ang bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad habang inaayos natin ang iyong tahanan. Bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Ayan, ang bait naman talaga ni Loro, no? Ang bait. Ang bait po, mga kaibigan, talagang mabait na kaibigan. Ayan po ang totoong kaibigan, mabait. Hindi mga traitor, hindi mga plastic. Oh, next. Present pala si Joy Soriano, absent ka kahapon na. Kunwari nasa school tayo. Oh, tuloy natin, guys, tuloy natin. Ito po. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. Napaluha si Quago. Oh, napaluha si Quago. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lore, oh, sabi niya, Lore, Ania, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan ng panahon ng kasiyahan. Tama naman niya, tama din naman yung libro, no? Ang ganda po, para talaga sa mga bata. At ito po, mga kaibigan, lakihan natin. At sa gitna ng kahirapan, dalawang ibon ang magkasamang nagtulungan, hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad. Ayan po, natapos na po ang kwento. Palakpakan po natin, guys. Napakaganda po ng children's book na ginawa po ng ating mahal na Vice President. So, Huntivirus, bakit po kayo nagagalit dito? Ha? Bakit po kayo nagagalit sa libro? Ang ganda-ganda po ng libro. Binasa po namin. Oh. Para nga kami bumalik sa pagka-kinder namin. Eh. Diba? Bakit po kayo nagagalit? Napakaganda po ng content ng libro. O yan, oh, si VP Sara, mga kaibigan. Dito pala siya nagagalit, guys. Hindi siya nagagalit sa libro. Nagagalit po si Virus dahil dito sa picture na to. Oh, ayan, oh. Ang nakalagay kasi sa picture, guys, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang 15th pangalawang pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Yes! Kaya naman pala nagagalit si Virus. Kasi ang nakalagay dito, guys, siya ay isang tunay na kaibigan, si VP Sara. Sapon na naman yung mga plastic dito. Sapon na naman yung mga kaplastikan ni Kokak. Oo, si Kokak. Patama ito kay Kokak tsaka kay Virus. Oo. Ha? Ang ganda po ng libro, mga kaibigan. Wala pong dahilan para hindi po siya bigyan ng budget at i-realign nila. Katulad po ng sinabi ni Virus, gusto daw niyang i-realign itong children's book,
children's book po ng ating mahal na Vice President. Bakit naman kayo ganyan, Madam? Huwag nyo naman sanang tanggalan ng itong budget dahil nakakatulong po ito sa mga kabataan. Dahil napakasimple lang po ng libro, very, yung visual niya guys, no? Napakaganda, no? Yung illustration niya, napakaganda. Pati yung content po, napakaganda. Pag binasa mo, talagang mayroon po kayong mapupulot na aral or moral lessons. Ang moral lessons po dyan, kailangan, pag ikaw yung isang tunay na kaibigan, hindi ka po pwedeng mag-traidor. Hindi ka po pwedeng maging plastic. Alam nyo na guys, ha? Alam nyo na ngayon kung bakit po nagagalit si Byron sa libro. No? Kwago. Kasi lumipad ng Aguila. Yes, Rosemary Alboreras. Galing naman ni Rosemary Alboreras. Vivian Puntanilla, good evening. Gandang, how are you? Uy, how are you daw, oh? Vivian Puntanilla. Kumusta na po si Norma Jalava? Ingit na naman dito si virus na to. Ito po mga kaibigan, ito po yung updates kanina, no? Ipakita ko lang sa inyo. Ayan, yun, nababasa ko yun. Marunong ka itong bumasa. Nagbabasa guys, pinasa na po ang libro. Pinasa na po ang libro ng ating mahal na Vice President. Iniisa-isa niya ang page. Ganun pa, oh. What do you think about it, ma'am? Anaskam ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya, basahin ko overbody yung mga... Ay, sus, naiingit na naman. Alright, okay na. Sabi niya, colorful daw yung illustration. Tama din naman, colorful nga. Kaya, matuwa na po kayo. Huwag niyo pong awayin si Pipi Sara sa libro, ha? Sabi mo, colorful. Di ba? Plastic talaga yun. Sabi niya, colorful daw yung libro. Pero ito po ang sinabi niya. Ayan, oh. Basahin natin, ha. Ang sabi niya dito, guys, Hontivirus wants to realign the 10 million allocation for Vice President Sara Duterte's children's book, Isang Kaibigan, saying that it was inappropriate. Sabi niya, saying that it was inappropriate for an official to use public funds to publish a book. Sabi ko sa inyo guys, sisiraan niya kaagad eh. During a press briefing on Wednesday, Hontivirus was still puzzled over Duterte's reaction to her question during the budget hearing for Office of the Vice President. Okay, ito ha, makinig kayo mabuti guys. Binatikos niya po ang libro dahil ang sabi niya guys, inappropriate daw or hindi daw magandang tingnan or hindi daw magandang hindi daw magandang parang hindi tugma, no? Sa isang official daw na gagamitin daw ang public funds to publish a book. Yan ang sabi niya, ha? Pero ito po mga kaibigan, may i-share lang ako sa inyo, guys. Okay ha, may i-share lang ako sa inyo. Patungkol po ito kay Santa Mama. Okay. Si Santa Mama po mga kaibigan, panahon po ni Robredo guys, gumawa din siya sarili niya nung kapanahunan niya mga kaibigan, no? Yung ano pa siya, yung siya pa ang vice presidente, ito si Santa Mama. Okay? Iano lang natin ha, kasi binabatikos niya ang libro. Pero nireklamo niya ang libro, pero hindi niya nireklamo yung gumawa sila ng museum. Ha? Gumawa sila ng museum po na funded by the National Historical Commission of the Philippines
a government agency funded by people's taxes and money. Ginawa po ito, guys, para kay Jesse Robredo. Isang museum po ito, guys. Museum, no? Ayan, no? Oh. Walang reklamo sa Jesse Robredo Museum sa funded by the National Historical Commission of the Philippines, a government agency funded by people's taxes and money. Walang nagreklamo, ha? Take note. Pero sa libro po, mga kaibigan, ni VP Sara, panay reklamo sila. Oh. Eh yung museum, magkano gastos nun? Magkano ang gastos sa museum? Ni itong si Robredo. 'Di ba? Million-million po ang gastos niyan. Samantala yung sa libro, 10 million lang para ma-publish. Para at least meron po mabasa ang mga bata. Pero bakit niyo po binabatikos? Bakit kayo nagre-reklamo? Ha? Talagang inggitera talaga. Gusto lang sila lang. Gusto nila sila lang meron. Ayaw nilang i-share. Ha? Ayaw nilang i-share, guys. Oo, gumawa din kayo ng libro. Sabi ko nga sa inyo, ang title, Inggitera eh. Diba? Gumawa kayo ng libro, ang title, Inggitera. Ay, naku. Oo nga, sabi ni Miguel San Jose, si Mar meron ding ginawang museo ni Jesse. Ito na nga yung binabasa ko. Ito na nga yun, museo. Or museum. Ito na nga yun. Meron pong museum po itong si Jesse Robredo na dati pong asawa ni Lenny Robredo po, dating vice president. Limpak-limpak na million-million ang ginasto sa museum na to. Sa museum, no? Pero bakit po sa libro ni VP Sara talagang nanggagalaiti kayo, galit na galit kayo? Bakit? Ibig sabihin, target nyo talaga si VP Sara. Kaya tama lang yung sinabi or tama lang yung ginawa ni VP Sara kay Huntivirus doon sa Senate hearing. Tama lang yun. At least, nalaman ang tunay na kulay. Oo, no? Too much, no? Tama po, Lalain Garcia. Talagang sabi ko nga, pag sobrang inggit po, nakakamatay yan. Oo, nakakamatay po. O, ito po, mga kaibigan, puntahan po natin itong napakagandang balita po, mga kaibigan, no? Wait lang guys, ha? I-flash lang natin dito para makita nyo po. Ito po ang pinakamagandang balita. Nako, baka mainggit na naman dito si Virus, guys. Baka mainggit na naman si Virus dito. Ayan po, mga kaibigan. Ito ang pinakamagandang balita ngayong gabi. Ayan po. Paano yan, Virus? So, hindi na po, mga kaibigan, malamang sa malamang, matatalo talaga si Virus dito. Kasi karamihan po sa Senado, guys, ay suportado po ang ating mahal na Vice President sa budget. Si Virus lang po ang ayaw. Siya lang mag-isa ayaw niya. ngayon, ito po ang ginawa ng ating SP. Ang sabi po ni Chis Escudero, mga kaibigan, or si SP Escudero, or si Senator Chis Escudero, Senate to vote if 10 million peso for VP Sara's book will be realigned. Magbubutuhan daw sila, ha? Magbubutuhan daw ang Senado. So, syempre guys, pag nagbutuhan ng Senado, panalo na po si VP Sara dyan. Malamang, ang tututol na naman dyan si Virus. ayan po, mga kaibigan, pinagtanggol po ni Chis Escudero or si SP po
ang ating mahal na Vice President. Oh, di ba? Ang bait naman pala ni SP, no? At least, di ba, guys? Talagang fair siya, no? Fair. Oh, pakinggan po natin ang balita. Pero yun, sir, yung mismong pagkakaroon ng OVP ng projects na ginagawa na ng ibang ng regular agencies. Well, nagbigay nga siya ng dahilan kung bakit. Pangalawa, ito'y nasa NEP. Ibig sabihin, sinang-ayunan ng administrasyon mismo, yes, ng executive na magkaroon ng hiwalay na programa ang OVP, bagaman halos kaparehas ng line agency. Ito'y budget na pinropose ng executive, ha? Ng DBM. Yes. Pinapalabas nitong tila sang-ayon ng executive branch na magkaroon ng sariling programa ang OVP. Kapag ganun, sir, na... Oh, di ba? Legal po yun. Talagang meron pong sariling programa ang BP. Kaya wala pong dahilan para tanggalin ang kanyang ano, ang kanyang budget. O tama po si SP po, mga kaibigan. Kaya nga pinagtanggol niya eh, kasi nasa batas 'yan. Ibig sabihin, pumayag po ang executive na mabigyan siya ng budget kasi meron siyang sarili or hiwalay na programa. Kasi ang BP po, may mandato din 'yan eh. Oh. Ngayon, hontivirus, supalpal ka. Ha? Oh, paano yan? Pati si SP po, pumayag na sa budget ni BP Sara. Yun nga, kung okay naman sa Office of the President yung ganung kondo, ang Congress, how would you take that? Well, malaya pa rin pwede magpasa ang Kongreso. Kung maalala nyo, yung naunang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pinropose din naman yun ng DBM. Nasa NEP din yun. Pero pinagpasahan ng Kongreso na tanggalin yun. Pero sir, yung more than 2 billion, laki para sa OBP. Considering na yung kay VP Lenny nun, 500 million. Marami nagre-reklamo noon na kulang yung pondo ni VP Lenny. Ngayon naman, alangan namang sabihin natin, sobra naman ito. Dapat yung budget ng OVP, angkop sa OVP, sino man ang nakaupo. Yes. Kung maliit yung 500 million para sa isang VP, di ba? E din maliit din yun para sa kasalukuyang VP. Tama. Ngayon, sino magpapasya na sobra-sobra naman yung 2 billion para sa isang VP? Depende na yan sa Kongreso kung sakasakali. Kung tingin nila na nakararami, malaki masyado yun. Sa palagay ko, hindi. Di ba? Sa palagay ko, hindi. Oh, see? Kasi kinukompare na naman nila yung budget ni VP Sara sa budget po ng dating Vice Presidente na si Robredo. Kinukompare na naman nila. Masyado daw malaki ang budget ni OVP. Kasi nga, ang sabi po, ang gusto pong i-point out dito ni SP po, mga kaibigan, dahil nga, si Robredo po, wala po siyang ginagawa nun. Wala siyang mga project. Wala siyang programa. Si OVP kasi guys, ngayon, itong si VP Sara kasi, ang dami niyang ginagawa. Kaya nga, depende nga daw yan kung marami kang ginagawa. Kaya malaki din ang budget niya. Kaya hindi mo pwedeng i-compare yung dalawa. May kanya-kanya yan eh. Motion si Senator. Kumpara sa dati, malaki, oo. Pero hindi ko alam kasi kung anong trabaho talaga. Baka marami, hindi ko alam. Oo, di ba? See, nakuha nyo guys yung sinabi po ni SP. Hindi niya alam kung baka siguro wala naman siyang trabaho masyado nun. Di ba? Kaya siguro hindi siya nangihingi ng budget kasi baka siguro wala siyang mga programa nun. Eh si BP Sara naman, kaya nanghingi siya ng budget or kaya kailangan niya ng budget kasi nga, aprobado po ng executive na ang OVP po ay may sariling programa, hiwalay. At legal yan, hindi yan illegal. Nasa batas yan. Aprobado po ng executive or ang aprobado po ng presidente yan. So, nagets nyo na, ha? Yung mga bashers, nagets nyo na. Kaya hindi nyo pwedeng i-compare ang panahon ni BP ni Robredo sa panahon ngayon ni Vice President Sara Duterte. Kung kay Robredo, maliit lang budget na kasi siguro hanggang doon lang yung gusto niya. Baka siguro wala talaga siyang hindi niya masyadong ginamit or baka siguro wala talaga siyang siguro limitado lang yung ano niya. Yung mga resource niya.
Eh, tamad eh. Eh, si BP sa